Ano ba talaga ang nangyari? Oo. Paano ka kung ikaw, kung nandun ka lang sa loob, nagtatago? Gante, nasa loob ka lang. Eh, kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Nawala mang isap doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papayag kayong pulis na kontrolado lang yung area, di ba? So kung sabihin mo naman na galing ka sa labas, galing ka sa bundok ng North Cotabato, sinundo ka doon ng mga isa para mag-surrender, tapos ipapasok ka doon sa QGC para palabasin na galing ka sa loob, tapos punta ka ng airport, those are questions that must be answered properly. Well, because the people deserve to know the truth. Walang labas ako to. At yung abogado yun eh. At saka disiplinado na tao yun. Siguro lang, naubusan siyang pasensya niya. Kaya ganun ang nangyari sa kanyang demeanor. Naubusan na ng pasensya. Nasaan nila ba? As I've said, tao lang tayo na may hangganan lahat ng ating pagtitimpi. May hangganan yan. Para malaman kung ano yung totoong nangyari. Dahil sabi, ayaw man niya magsalita, di ba? Ayaw man niya sabihin. Pati yung questions na sinong nagdala sa kanya dito sa Pilipinas para maging Pilipino siya. Eh, ayaw niya sabihin eh. So, malaman natin yun kung executive decision dahil siya man mismo nagsabi na ayaw niya sabihin in public. Pwede niya sabihin na secret lang daw. So, that means executive decision. Well, ayaw ng mga colleagues ko dahil gusto nila to obtain the information that they want in open na hearing para the public also deserves to know. Kung ano talaga yun, bagay niyon. But then again, kung ma-obtain namin yan through executive session, individually, we're not allowed to divulge such information. But kung mapag-usapan sa committee at magkakaroon ng decision ang committee, magkakaroon ng clearance from the chairman na pwede nating ilabas itong information na ito in the interest of transparency, pwede naman siguro. That is possible. Sir, sabi ni dating Senator Tim Lacson, when you meet ang negosyan, si Alice Goh nag-offer ng 1 billion pesos para tulungan na makalapit siya sa First Family. Kung kaya niya mag-offer ng 1 billion, indication mo na talagang member siya ng isang malaking sindikato? Oo, obvious. Obvious, assume na, makita mo naman yung naging mayor siya na hindi siya Pilipino. Oh, hindi pa. Nakakalula ba yun? Mag-offer siya ng 1 billion para lang makilapis? Kung totoo yun. Pero may chismis naman na 200 million. Nung paglabas, 200 million. 1 billion, kaya nila. With the amount of money that they have generated through Pogo operations. Mayaman yan sila. during the hearing po, sa tingin mo talaga may credible threat dahil yung sa hindi niya pagtaing at sumagot, pag-request na executive, although hindi niyo nga alam talaga kung may threat talaga. Ilang sabi niya, pupulisin siguro. Pwede rin siya magsinungaling, no? Pwede rin siya magsinungaling para gawin niya ang rason to evade questions that may possibly implicate her. So, pwede rin siguro, pero kaya nga ako nagsabi na suspend natin yung rules on executive session. Dahil nakasabi sa rules namin, executive session lang kung ang matters to be taken up are concerning national security and public interest. Yung threat naman sa buhay niya is not a matter of national security. So, pag-executive decision pa rin tayo, pagbigyan natin. Pero nag-object man yung aking mga kasamahan, so wala tayong magawa. Sir, yung ano lang,
Itutuloy niyo pa ba yung hearing dun, sir? O meron na kayong findings kung talaga nagkaroon ba ng rape, abuse of authority, or overkill yung rape sa KOJC compound? Tanungin ko pa secretariat kung meron pa siyang kailangan linawin through another hearing. Kung wala na din committee report na. Kasi wala naman, nag-surrender naman din si Kuan, di ba? Si, tsaka umalis na yung mga polis doon. Ang atin lang naman doon is sana ma-restore yung normal yung pamumuhay doon ng mga tao. Balik na yung pag-aaral ng mga bata. At yung Kuan, QJC ay babalik na sila sa normal. Wala naman polis doon, so okay, balik na sila sa normal. Pero kung mayroong mang nagawang mga abuses, mayroong mang nagawang mga violation of law, din lalabas yan doon sa committee report namin. Pero as far as you're concerned, sir, tapos na yun, wala na kailangan i-pursue? Unless mayroong pang gustong i-consult ko muna yung aking secretariat. Pero, Kuan, sir, may nakita kayong ng polis, meron din abuses yung mga Meron. Both sides, maybe merong kuan, merong pareho man sila nakita ko sa hearing. Pero may kuan lang, may mga hindi karapat-dapat na gawin. Pero yung sa police, yung kanilang extended service of warrant na umabot ng 14 days and occupying the area and conducting a search without a search warrant, ay nakikita natin yun, ay mga, mayroon silang mga nagawang paglabag. So that warrants ay, ano sir, revision or review ng kanilang patakaran, or? Sabi nga ng chairman ng Committee on Justice, si Senator Coco, na pwede nga siguro, kasi ang concern doon sa yung pag-execute ng warrant, yung search, yung pag-occupy sa area ay ang apektado doon is no longer questions of procedure. Kaya nga we leave it up to the court yung rules of court kung paano yan gagawin, di ba? Sabi niya ay baka pwedeng since substantive rights na ng persons ang affected dito sa mga procedure na ito, eh dapat sigurong gawan natin ang legislation yan. Since substantive rights na, hindi na mere procedural issues, kundi rights na ang at stake. So sabi niya, baka pwede natin gawan na yan ang proposal yan, legislation. Pero nakalagay naman sa Constitution na yung mga procedures na yan ay dapat Supreme Court yan na forview. But since substantive rights na ng apektado sa pag-serve ng warrant or pag-execute ng search warrant, then sabi niya, baka legislations na kailangan natin dyan. Sir, pero being a dating police officer, kung ikaw yung ground commander dun sa KOJC compound, at confirm na nandun na yung subject, regardless of anong stature na, will you pull out your men or you continue, even on how many days? Eh, obserbahin ko rin talaga yung proper na pag-serve ng warrant. Eh kung wala naman, after how many days, hindi umakita, alam ko na i-question yung aking presensya doon. So alis ako. Alis ko talaga. Kaya I have to observe the rule of law. Kung ano nakalagay sa batas, sundin natin. Okay. So sir, for the meantime, mga administrator na lang kayo, kasi kung paano si dating Pangulong yun, sabi nila, narinig ko. Wala akong personal knowledge dyan, pero narinig ko lang sa mga balita na siya daw ang dinisignate na administrator. Narinig ko lang sa news din yan, galing sa media. At ano talaga yung input niya, sir? Sumuko or talagang naano si dapat klaruhin nila yan. Klaruhin nila talaga. What's the real score? Hindi mo pwedeng lalabas yan na hindi mo pwedeng imbintuhin yan. Kaya sabihin nila yung totoo. Sabihin nila yung totoo. Yan, that's what I've heard. Yan ang sabi sa akin. So possible yun, sir?
That's what I've heard. Basta the term surrender, yan ang gamit nila. Nag-surrender. Kasi naman, kung paano siya makapag-surrender sa ISAP, sa Armed Forces of the Philippines, na ang buong QGC compound is controlled by the PNP. So naturalmente, kung nandun ka sa loob, mag-surrender ka doon sa PNP. Dahil papayag ba yung PNP na sa iba ka mag-surrender na kayo kontrolado ng PNP yung area at saka mahabang panahon ng ginugol ng PNP dyan tapos ayaw mo mag-surrender sa amin? So paano nga sila nakapag-surrender sa ISAP kung ganun? So may mga inconsistencies ka nakikita, sir? Yeah, mahirap nga, mahirap ipagtugma-tugmain na kwan. Kailangan dapat talaga lalabas dyan yung official na may tinatago sila eh. May mga tinatago na mga, alam ko may tinatago na portion of the investigation na pwedeng iprangka nila. Both the side ng, sa side ng gobyerno at saka sa side ng QGC. Ano yan, nakatago dyan, sila lang nakakaalam. Eh, dapat lalabas yan, yung katotohanan na yan. Ano ba talaga, kuya? Galing ba daw sa North Cotabato? Sinundo doon ng ISAP? Surrender doon sa ISAP? Tapos dinala para hindi mapahiya ang gobyerno? Idadalahin mo na, ipasok doon sa loob ng QGC para palabasin na doon ang gagaling. Paglabas, papuntang airport, sakay na Suterte. Those are all tourists. Maraming mga tourists na gumagawa, nag-speculate. So dapat the competent government agency should sabihin nila ang totoo. Sir, kaya sa hearing dito, kung huwarap na si Kibuloy, yan ang itatanong nyo sa kanya? Yes, tatanong ko talaga sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ka kung, ikaw, kung nandun ka lang sa loob, nagtatago? Gante, nasa loob ka lang. Kung mag-surrender ka, paano na-involve ang ISAP? Nawala mang ISAP doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang ISAP doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayo yung pulis na kontrolado nila yung area, di ba? So kung sabihin mo naman na galing ka sa labas, galing ka sa bundok ng North Cotabato, sinundo ka doon ng mga isa para mag-surrender, tapos ipapasok ka doon sa QGC para palabasin na galing ka sa loob, tapos punta ka ng airport, those are questions that must be answered properly. Bakit relevant pa yan? Bakit relevant pa yung kung arrested? Well, because the people deserve to know the truth. Wala na ba sa ako doon? Wala na yan. Pero yung totoong istorya, mahirap yung hindi ka transparent to what really happened. Hindi tayo dapat maglulukuhan dito. Kahit na sabihin mo wala na yung impact legally or whatever, anong impact niyan, magiging impact wala. Pero ang impact niya doon sa panin, yung tiwala ng taong bayan sa kanilang gobyerno, nalalabas yung totoong kwento. Yun lang naman ang habol dyan. Okay. Nag-start na? Thank you. Ito po yung pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado as soon as possible at makikipag-unay na daw po sila sa probate court po. No? Kayo po sir, pagharap po dito ni Pastor, ano po bang specifically gusto niyong malaman sa kanya sa pagharap niya dito? Isipin ko pa kung anong gusto ko itanong sa kanya. But I'm sure I will be there during the hearing. Pag-aralan ko pa kung ano yung itatanong ko sa kanya. Siguro, more on doon sa kanyang surrender na ginawa. Yung details. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his surrender. I think nabasa niyo na rin siguro kung ilugnay po nila kayo sa pagtago ni Kibuloy. Maybe get your response.
inuugnay para lang. Para may kinalaman daw po yan. Ayaw siya sabi nila na paimbestigahan ako sa yung kami ni Presidente, asa kasi Vice President, yung paimbestigahan sa obstruction of justice. Walang masasabi ko lang isa, ako'y naawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi ay politika. Nakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa kanyang kapwa-tao. Hindi na lang nila kinukonsider kung bakit tayo nag-imbestiga. Ang kinukonsider naman natin doon is para maibsan yung paghihirap ng mga tao doon, yung mga estudyante makapag-aral na sana kung pwede, at yung pagpapractice ng kanilang religion ay dapat sana ay ma-restore. Yun naman ang ating habol doon. At saka normal yan, may namatay during their operation. So magkakontakta na yung investigation. Yun naman ang ating habol doon. Wala pong halong politika yun. Nagtataka ako bakit kami ni President Duterte, Vice President Sara Duterte at saka ako ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice. Ako hindi ako lawyer, sila baka mga lawyer sila. Pero basahin sana nila yung provisions ng Republic Act about obstruction of justice. Sana tingnan sana nila kung anong laman doon. At pwede ba akong iugnay doon?